makakausap natin sa linya ng telepono si Senior Superintendent Richard Albano, ang Director ng Quezon City Police District. Sir, good morning po. Good morning, Paolo. Apo, bukod sa pag-inspect doon nga sa crime scene, no, nakunan niyo ba ng statement yung mga staff, guard, etc. sa opisina ni Congressman Benaldo? Interview lang, Paolo, wala pa yung written doon sa mga staff niya at saka mga tao doon na security guard. Meron tayo na mga. Yung mga nabasag na bintana, yun po ba dahil nga doon sa bala, sa baril? At saan located nga itong bintana ito? Was it behind him ba? Yung jealousy na bintana na sa likod niya, baba. Tapos according doon sa soko, parang yon ang tinaanan ng islag. Mm-mm. Pero hindi nakita yung islag, pero yung pagbasag niya, sabi doon ang tinaanan ng islag. So, yung bala ay tumagos sa kanyang katawan? Mahari, Paolo. Aha. At sinasabi nga po na walang foul play. At hindi pa masabi kung ito nga ba ay self-inflicted o aksidente ang nangyari, no, based on the circumstances ng injury ni Congressman. Kaya namin natin sinabi na walang foul play. Doon kasi sa mismong opisina niya, Paolo, walang pito sa likod, sa gilid, wala. Tapos, kung papasok ka doon sa opisina niya, dadaan ka doon sa mga staff niya. So, makikita mo kung may kasama, wala. At saka nung nabaril, pagkatapos nung may pumutok, nakita siya na mag-isa. Kaya nalis na natin yung na-roll out na natin na walang foul play. Napag-alaman po ba kung may permit itong dalang baril ni Congressman Benaldo? I-check natin ngayon, araw na to, yung tungkol sa papeles, sinong may-ari, kung nakapangalan sa kanya. Mm-hmm. At dito, so kumbaga, open and close case na ito, definitely walang foul play. Ang tanong na lang, ito ba'y aksidente o nagbaril ba talaga itong si Congressman Benaldo? Tama, Paolo. At may dagdag ko lang. Doon kasi siya naiisip din na pag nag-speculate yung iba, wala naman tayong nakita kasi na, wala tayong nakita na nung nagpunta tayo doon. Mm-hmm. So ang makakapagsabi na lang, Paolo, kung ano kung nangyari, kung makakausap na natin o si Representative Benaldo. Opo. Sa inyong karanasan, no, bilang police, no? Pag ang isang tao po ba ay nagbabaril sa sarili, saan karaniwan nila itinututok ang baril? Depende. May mga kaso kasi iba-iba, Paolo. Opo. Hindi pwede sa katawan, pwede sa... Hindi hindi yung standard na kung saan. And well, normally kasi diba sa kasong ito ay below the heart tapos pababa yung tutok ng baril, diba? Di ba medyo parang ano gagamitin doon sa trigger yung thumb, parang ganun ba? Kasi mahirap na di ko pa natin maimustra kung paano yung sistema niya, Paolo, pero kung titingnan mo yung sinasabi ng soko na yung jealousy sa likod, pababa yun. Aha. At meron po bang CCTV doon sa opisina niya? Napag-alam niyo ba na baka naman nakuna ng mismong pagbaril? Wala. Tinignan natin. Wala. Wala. Okay. So, sir, hingin lang kami ng update sa dating na mga oras na mula sa inyo. Maraming salamat po sa oras, sir. Thank you, Paolo. Opo. God bless po. Yan po si Senior Superintendent Richard Albano ng QCPD kaugnay nga sa pagbaril ni Congressman Benaldo. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.